Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ama namin, mga pangyarihan, lakas ng mga wala na asan kung ikaw. Ang pag-uun namin ay iyong pagbigyan ko sa taling ng tao. Upang sa pagtupad ng iyong mga kautusan, ikaw ay ang nagbigyan ng sila. Sa linis ng ginagawa ng araw-araw, sa umagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalan ng God. Amen. Pagbasa mula sa dalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, tandaan ninyo ito. Ang naghahasip ng kakaunti ay mag-aaral ng kakaunti. At ang naghahasip naman ng marami ay mag-aaral ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasyon. Maluwag sa loob at di nakikilitan lang. Sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakataon. Magagawa ang Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong pangangailangan. Upang may magagawa kayo sa pagkakawang gawa. Gaya nga ng sinasabi ng Sultan, siya'y namumot sa mga mukha. Walang hanggan ang kanyang kabutihan. Ang Diyos na nagbibigay ng dinhing ihahasap at tinapay ng makakain ang siya rin magbibigay sa inyo ng dinhing at magpapalago ang ito upang mamuha ng sagana ang inyong kabutihan ng loob. Pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay para lalo kayong makatulong sa banal. Sa gayoy, dadahin ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin ko sa kanila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
kung hindi naman tayo natatrabaho.
natin i-extend yung bagay na ibinibigay natin. Kahit makabilisan, katulad ng terminolohiya na ginamit ko sa ibang ilo natin, ay ano, pakita, tao, lamang. Hindi talaga tulay. Lalo-lalo sa tatlong mahalagang pagkilos, panalangin, pag-aayuno, at kawagawa. Kuminsan po ay ginagamit ng iba yung panalangin nito sa ipinakayo ng sa inyo ng mga kasulatan. Gusto pa ng Jesus na panalangin ka lang sa loob ng bahay. Hindi ho. Ang sinasabi ko hindi bakit ang tao. Di ba pa rin yung panalangin ng individual? Di ba pa rin yung panalangin ng sasabayan? Katulad ko ngayon, kaya nagdarasal ng isang bayan. Pero hindi naman inaalisan ko sa magdasal ko na sarili nyo personal. At yung personal ko, kasi yun ay hindi tunay. Ibig sabihin, kung ikaw ay kumikilos lamang gawa, kung ikaw ay gusto makita ng tao, hindi talaga yun ang iyong kakayahan. Pinahaba mo lang ang papel mo. Pero kung ito sinigin mo naman talaga yung kaya, kaya bahagi yung pag-usahan ay pinaglaraan tayo ng pumikapan. Sa biyaya ko ng pag-inigay niyo sa araw nito, na tingnan natin kasi huwag natin i-presyo yung sarili natin. Baka sa kapalan ng iba ay hinihingi ng Diyos na i-extend natin yung ating sarili beyond our nature. Baka akalain natin ay gusto ng Diyos na may bigyan natin yung ating sarili sa ibig ng ating kakayahan. Hindi, nakulawa ng tao kung ang sa ang ating kakayahan. Tanging ang Diyos lamang ang magbibigay na nangyayin ng pagkilos. Kung hanggang kailan niya tayo, pwede pa itanong po natin yung biyaya niya ay pwede sumako sa gitna ng ating kapatayuan. Ang Diyos ang nagpaparami na nais natin ang bigyan ng higit ng pagkilos. Ang pagkailan po kayo pag-isip na makita natin na yung pagkilos ng Diyos, hindi yung pagkilos ng tao. Bagaman bahagi mo ng ating partisipasyon. Kasi maliwanag ko na ito yung biyaya ng Diyos. Hindi lang sa tao sa Diyos, ngunit dahil sa inyong ilaging tao. That we will not extend beyond our nature. Kasi alam niya, tayo ay tao. Ang mahalaga lang ay naroon ang maluwag na kalooban na tumugon sa parawakan ng buong ginawa. Hindi namin kinakailan, dayakin natin yung ating sarili para masabi natin na talagang nagbibigod tayo para sa Diyos at sa ating kapwa. Hindi. Sabagal, maliwanag ko, alalatong yung mga sabi ng iba ay ito yung isang tunay daw ng kapwa ni ay mayroong extended. Ibig sabihin ng extended, hindi nakarating. Ang tingin mo maraming kami, hindi pa
Oh.
hinigayon kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Tulungan mo kami, Lord, sa mga pangyarihan ng Diyos
Ang pag-ibig ni Jesus.